Hi po sa inyo lahat again at sana okay kayong lahat. Naisip ko lang na ngayon na pinanood ng itong video na nagiging hindi kayo okay. So, anyway, tandaan po natin ha. Ang sabi ng Diyos, 'di ba? Ang sabi ng Diyos, halikayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh sa Isaiah 1 chapter 80 at sa Isaiah chapter 1 verse 18 yung sinasabi ko. So ang sinabi niya sa 17, pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi. So sa palagay nito, sinong naaapi sa atin? Siguro naisip ninyo ngayon, 'di ba? Ngayon na kayo ang naaapi. Pero tanong natin, ano ba ang dahilan bakit ito nangyari? So, sino ba ang unang nag-attempt para ganito ang mangyari? So, sasabihin ko na ako ang unang naapi, 'di ba? Kasi nga nagplano kayo ng kaya-kailan. Ako, hindi nyo isinama. So, parang api, no? Pero hindi ko naman inisip yung inaapi ninyo ako. Ang ano ko lang doon, ang masasabi ko lang na yung karapatan ko lang. Pero hindi ko iniisip na kawawa naman ako kasi inaapi ako. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. So, ang akin lang is yung katwiran. 'Di ba? Meron naman dito katwiran na sa inyo. Katwiran. Kaya, nandito yun eh. Basahin ko nga muna lahat. Ay, ito, sa verse 17 pala. Pag-aralan ninyo yung gumawa ng makatwiran. Yun. So, ang ginawa niyo ba ay makatwiran nung mag-decision kayo na kaya-kayo lang na ilipat sa pangalan ni Mimi ang lupa. Kung ano man yung kaalaman ninyo ngayon, hindi ko alam yan. Ha? Kung ano man naging desisyon ninyo, kung ano-ano man yan. Kasi ang nasa isipan ko pa rin, kasi hindi pa rin si Emily nakipag-usap sa akin, ang doon pa rin, yun pa rin na inililipat niya yung pangalan niya. Gusto niyang mapasakan niya ang title ng lupa. Prueba naman natin sa message niya, di ba? So, may ebidensya ako. So, kung ano man yung kanyang decision ngayon na nagbago, huli na ang lahat kasi nga nakagawa na kayo ng hindi makatwiran. Eh. Di ba? So, but anyway, ngayon, ang aking gagawin is yung ipaparinig ko yung conversation or pagtutunggali namin nila Ate Josie, ni Nana, tsaka ni Patricia. At kung ano man yung kailangan kong ipapaliwanag, papaliwanagan ko. Okay? So, but anyway, itong video na to siguro pangalawa sa huli. So, pag mag-video pa ako ng sunod, ibig sabihin, yun na yung pinaka-conclusion. Yun na yung pinaka-lahat-lahat na pinaka-buod na sa una hanggang sa itong video na to. Okay, so ang next na video ko yung pinakabuod. So hindi ko na kailang magdagdag at kung ano man yung decision ninyo, kung ano man yun, hindi yun para sa akin, nandun pa tayo, okay? Nandun pa tayo sa sitwasyon na nililipat ni Emily ang pangalan. Kasi nga masyado ako doon na trauma eh. Okay? So hindi ko alam kung anong plano ni Emily in the future. Na halimbawa, hindi ko alam kasi nga hindi din naman ako lalo na kapag pupunta na ako sa US at doon muna pansamantala habang ngayon sasabihin ko habang inaantay ko yung 5 years na sinasabi na ni Patricia tsaka ni Ate Josie na itatagal para sila makabangon, makalipat kasi gusto nila yun eh. Yun ang gusto nila. So,
ipag-pray natin sila Ate Josie ano na magkaroon nga sila ng kakayanan na makabahay ng sarili nila yung mga anak nila. Eh, si Ate Josie na lang mag-isa. Kung halimbawa, magkabahay ang kanyang mga anak, so doon sila lahat, yung isa sa kanilang mga anak, di ba? Kasi, ganun din naman sa akin dito eh. Katulad ng nangyari sa akin. Ako ang nagkabahay simula pa. Di ba? Hindi, ano, si Ate Joy kasi nandun pa siya sa Manila dati. Ako ang nagkabahay simula pa. Okay? Na, sa pagkadalaga. Okay? Si Ate Joy kasi nagkabahay na, mag-asawa na eh. Kumbaga, ano na si Kuya Bobby nun. Sa akin, nagkabahay ako. So sino ang nakatira dito, 'di ba? Sila si Ate Josie, sila si Joven, lahat-lahat sila. Kayo lahat, I should say. Kayo lahat bukod lang kay Ate Joy. Kayo lahat bukod lang kay Mimi din. Hindi man sana ano si Mimi, kaso lang nakikiintra. Kayo lahat na nakikinabang. Isama ko na si Gemma kasi nga dito siya umuwi. Kumbaga, dito siya natutulog kapag pinupuntahan niya sila nanay. Siyempre naman, dapat dito lang. Dito nga, kasi nga, inanuhan ko, sa bagay kasi ang kwarto na ginawa ko dyan, kay Emily lang at saka kay Joven. Kasi naisip ko, hindi kasama si Gemma kasi nga may asawa na siya, di ba? May asawa na siya that time. So yun. Tsaka nasa Saudi siya habang nag-aaral pa si Emily. At si Joven naman, eh, nagtatrabaho sa Banil ko. So, saan ba sila? Yung binata pa si Joven. So, saan ba sila titira? So, dito. So, ibig sabihin, itinayo ko itong bahay para sa pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin na kukunin yung karapatan ko na dapat ay sa akin. Yun lang naman ang ano ko. So, anyway, ito yung discussion namin or discussion or tunggalian yun siguro paparinig ko tapos kung may paglilinaw ako ihinto ko siya tapos yan ako pang ito subukan ko tapos ipagpatuloy ko sana nga isang oras lang ito, pero ang nakalagay dito, 53 minutes eh. So, mag-isang oras din. Anyway, try lang natin. Siguro, ang kung hindi ito matapos, sa panghuli kong video. So, hindi ko nasasatagalan kasi basa itong habang video ko. Ay, ito ha. Ang sunod din yung marinig, yung about sa piano kasi nga bago ko ni-record, nagsabi kasi si Ate Juliet na sorry Ate Joy. Sabi kasi ni Ate Josie na bakit ganun daw yung video ko, mas inano daw yung ano yung binabanggit ko pa yung noon daw. So kaya hindi yun maintindihan ni Ate Josie kasi ayaw niyang malaman. Kasi masasaktan lang sila eh, kasi totoo eh, di ba? Ang sinasabi ko, yung sasabihin nila ngayon na binanggit ko yung piano. Binanggit ko yung piano kasi nga nagbanggit sa Ate Josie na ano ba naman yun, yung mga ginagawa ni Joven, yung ganun. Tapos sinasabi pa nga ni Ate Josie na hindi mo, ikaw nga noon eh, kung sino doon yung mga lalaking tumutuloy dito. Ang sinabi ko naman kay Ate Josie na alam na nga natin na mali, kaya nga itinatama ko. Okay? Kaya nga itinatama ko. So, yun nga, pat katulad nung nangyari sa anak niyang si Edralyn na nagpatuloy ng lalaki dito sa bahay ko na hindi man lang nagpasabi kung okay sa akin na isa na ako. Siyempre, pag Kristiyano ka na, lahat dapat ng mali. Huwag mo nang gawin. So hindi ko ginagawa 'yun. Yung ginagawa siguro naisip ninyo na eh kapag nagsalita ka ganyan ganyan. Pero isipin ninyo nung pagdating ko dito, ano ba ang attitude ko sa inyo? Pinipilit kong maging intindihin kayo, 'di ba? Pero ini-insist niyo eh kumbaga parang mas pinipilit ninyong mangingibabaw yung
yung inyong nasa isipan ninyo, yung inyong plano, na kayo-kayo lang ang plano. I'm sure na hindi plano yan ng Diyos, kasi nga kayo-kayo lang nagplano. Kasi kung plano yan ng Diyos, pinagdarasal niyo muna. Pinagdasal niyo ba na, Lord, sana makabalay kami dito sa ano, sa likod. Lord, sana, ganun ba? I'm sure hindi. And I'm sure hindi. Kahit na sabihin niyo na nagdasal kami, let us see. Kaya kung nagdasal kayo, matutuo, magiging totoo yan. Pero kung hindi, hindi maging totoo yan. At isa pa, sabi niyo, kayo mismo ang nagsabi na 5 years lang kayo rito sa bahay. So, tingnan natin, di ba? Kayo ang nagdesisyon yan, hindi ako. Kasi ang desisyon ko, dito lang kayo. Pero sa nagdesisyon kayo na 5 years lang kayo dito sa bahay, so tingnan natin. So, yun. Sinasabi ko yun kay, inano ko yung piano, yung PlayStation ko, binanggit ko yon. Ang point ko doon na simula noon-noon pa, yung mga gamit ko, sila-sila lang nahikinabang, na hindi ko nga alam kung nasaan. Okay lang sana kung nasira dito sa bahay eh, pero hindi, nawala dito sa bahay. Yun lang yun. So matagal na nila akong inaabuso, pati mga gamit ko. Kaya naisip ko tuloy, inuunti, hanggang, tinan mo yung pag-uugali na ganyan, di ba? So hanggang ngayon, pati yung location ko, sila si Ate Jose, alam ko, in-after nila yung location ko eh, kasi nga may tindahan sila dyan eh. Kasi yun ang akala nila, na yun ang plano ng Diyos para sa kanila. Pero kung ganyan ang kanilang pag-uugali, na inuunahan nila ang gusto ng Diyos para sa kanila, hindi mangyayari yan. Mag-pray kayo, Ate Josie. Mag-pray kayo. Mag-pray talaga kayo. Mag-pray kayo. Mag-pray kayo. Sabi niyo, 5 years, ipag-pray niyo yan. Kung anong plano niyo, isama ninyo ang Diyos. Dapat meron kayong personal relationship sa anak na ang Panginoong Hesukristo. Kasi salita niya yung ano eh, salita niya yung nasa Biblia eh. Tapos ang magre-remind lang sa inyo ay ang banal na espiritu. Kung papakinggan ba ninyo ang banal na espiritu ayon sa kanyang salita. So kailangan magbasa kayo ng Biblia para alam niyo yung gagawin niyo, at alam niyo kung anong gabay ng Diyos para sa inyo. So again, tulad ng washing machine, hindi ko nga binanggit eh. Na about sa washing machine, eh, di ba? Yung washing machine, naalala ko na nung unang video eh, nakalimutan ko na naman yan. So, pero yung palautang, alam niyo yan kung ano yun. Ako kasi hindi ako palautang eh, kaya hindi ko alam yun. Quarantine lang. Ano nga ba yun? Yung gawing ano, basta alam niyo na yun. So para makautang kayo, kailangan meron kayong isang bagay na parang sa pa, eh, ko ano kung tawag diyan, basta alam niyo yan, lalong-lalo na sa Ate Jose, nandoon na alam niyo. So Ate Jose, alam mo yun. So yun yung ibig sabihin natin. Dumduma ate, dumduma kung anong ginagawa ninyo dito. Lahat ng mga gamit ko dito, pag umuutang kayo, ginagamit ninyong garantiya, siguro ganun, hindi ko alam, para makautang kayo, di ba? Isipin nyo lang sa haba-haba ng panahon, hindi mo ba maisip-isip yan? Noon pa, nung nag-aaral pa yung mga anak mo, di ba? Kahit na wala akong pera during that time, nakakatulong pa rin ako sa mga ginagawa ninyo. In bad way nga lang, kasi nga hindi na pinaalam sa akin. Yes, simula pang nung una, hindi nyo na pinaalam sa akin, di ba? Kaya, siguro maintindihan niyo ako kung bakit ako nagkaganito. Kasi ayaw ko nang maulit yan. Lalo na nandito na ako sa katotohanan. Dapat ang ipapalakad ko sa inyo ay puro katotohanan. Yung action na katotohanan. Okay? Huwag niyong sabihin na isa kang Kristiyano tapos ganyan ka magsalita. Huwag kayong ganyan dahil hindi ninyo alam ang salita ng Diyos. Kung paano magdisiplina ang Diyos. Hindi ako sinasabi na magdisiplina ako na sama sa ginawa ng Diyos. Hindi, yung katotohanan lang. Kaya nga sinasabi ng Diyos, 'di ba? Yung pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran. So yun lang ginagawa ko. Yung makatuwiran lang para kung ano man yung maging mangyayari sa inyo, kung ano-ano man yung mga desisyon ninyo, dapat makatuwiran kayo.
ayon sa salita ng Diyos, hindi makatwiran ng ayon sa inyong isipan lang. Kaya naalala ninyo, nandito at sa likod din, naalala ninyo na sinasabi ko na bakit kayo nagsasalita ng patapos? Hindi ninyo alam ang future. Tapos kayo din nagsasabi na hindi ninyo alam ang future. Hindi, nagsasalita kayo ng hindi ko alam ang future. Yet, nagsasabi kayo na hanggang 5 years lang kayo dito. Eh, tingnan natin. Ang pray ko, sana nga hanggang 5 years kayo dito na magkaroon, ma-stable na yung buhay niyo, Ate Josie. Ate Josie, hindi niyo lang alam na ako, pinaprioritize ko kayo. Kasi kayo yung walang-wala. Pero ako pa yung kinakalaban niyo. Gusto, alam mo, Ate, nangyari ito nang dahil naisip ninyo na gawin ko tong chapel. Di ba? Aminin na natin. Inuunahan ninyo ang plano ng Diyos para sa akin. Inuunahan ninyo. At inuunahan nyo rin ang plano ng Diyos para sa buhay ninyo. Inuunahan ninyo. Hindi kayo nagpipray. Bakit hindi kayo nagpipray? Nasigad naman ang may-ari ng lahat. Ibibigay naman niya sa inyo yung desire ninyo kung ang puso ninyo inasa tama lang. Paano maging tama yung puso ninyo kung hindi kayo nagbabasa ng salita niya? So, tama ang puso niyo ayon lang sa sarili ninyo, hindi ayon sa salita ng Diyos. At Ate Josie, 'di ba? Huminto ka sa pag-aaral ng sa pag-study ng Bible sa atin. Nakikinig ka kay Gemma? O ano ngayon? Ganyan ang ugali ng mga ano, ng mga katulad ng mga oneness na nagdedesisyon ng ayon lang sa isipan nila, ayon sa ganun-ganun. Kasi kung si Gemma tama lang yung kanyang desisyon, itong ito, hindi ito mangyayari eh. Hindi ito mangyayari dahil i-acknowledge niya na ako ang may-ari ng bahay, kailangan maging kasama ako sa desisyon. Papayuhan niya si Emily para magkausap kaming tatlo kung involved din si Gemma. Ganun dapat. Yan ang tama. Eh kaso hindi eh. Nagmamaigi si Gemma eh. Tingnan natin. Tingnan natin. Alam, pag alam mo talaga ang prinsipyo ng Diyos, tingnan natin. Meron akong mga naiisip pero hindi ko yung sasabihin kasi nga ayaw kong pag nito yung isipin nyo na pinangunahan ko ang Diyos kahit na alam, nandidate. Kasi nga alam ko nga ang prinsipyo ng Diyos, paano siya magdisiplina eh. Ako hindi ako ligtas sa pagdidisiplina ng Diyos. Kasama ako sa pagdidisiplina. Yung attitude ko sa inyo nang dahil sa ganyan, meron akong rason. Pero hindi yun excuse para hindi ako disiplinahin ng Diyos. Didisiplinahin ako ng Diyos doon. Sana maintindihan niyo kung anong ibig kong sabihin, kung yung mga sinasabi ko. So ito ha, Nay, ang piano ko asa. Di ba sa una? Ang ako na mag-iisip ko sa una. Ang mga PlayStation ko na. Ate, wala pa ang Yolanda. Ang Yolanda, 2013. Ang bahay ko nakatayo 2002. Lumipat tayo dito 2002, pero nakatayo na inumpisan siya ng patayo is 2001. Ang layo ni Yolanda, hindi pa exist si Yolanda during that time. Ilang taon pa? Isang dekada bago nag-exist si Yolanda. So, yung PlayStation ko galing pa yun sa Maynila. Maganda pa sila nung umuwi ako dito. Pero during that time, nung, tinan mo ha, ilang months lang, kasi hindi taon eh, kasi nung umano ako, umuwi ako dito eh, kasi nga nagpabahay ako, di ba? Pag tuwing umaano ko sa Japan, umuwi ako dito. Tinan mo naman, pagbalik ko, nawala na yung piano ko, nawala na yung PlayStation ko. Tapos sabi niyo, dinala ni Jubin sa bahay nila. Tapos hiniram kasi ang mga bata naglalaro. Yung mga ganun, ang alagay, nagpaalam ba kayo sa akin?
Kasi gamit ko yun eh. So, kaya kayo ganyan ngayon kasi nasanay kayo sa akin. Hindi niyo yun iniisip. Yung piano, yung washing machine, ginawa yung ano, yung TV, na walang pasabi sa akin. Nagtatago kayo, tinataguan, na, lagi kayong nasa sikreto. At akala nyo naman, kahit na ganun, kung mga sinasabi nyo, hindi, akala nyo naman, naniniwala na ako. Noon pa, umuoo lang ako kasi pilit ko kayong intindihin. Pero, tama na. Ang dami nyo nang inalis sa akin. At balak nyo pa itong bahay. Para, para ano, yung lupa. Ano, kasi nga, pag sa lupa, wala akong karapatan sa bahay. Yun ang naisip ko eh. Pero, ang mga dates, documents, kung magkaroon ng problema, kasi lahat naman tayo mamamatay, di ba? Ampo lang kamo na ako ang mauna. Ako ang mauna kay nanay. Ampo niyo lang. Kaya, kung ano at anong mangyari, ipaglalaban ko talaga ito. Ang nasa isip ko, ibebenta ko tong bahay at lupa. Ito. Kung ayaw ni Charlie dito sa Pilipinas. Ibebenta ko. Pero kung meron kaming mga ministry na pupunta dito, hindi ko gagawing ibenta ito. Gagamitin itong bahay ayon sa ipagkakaloob ng Diyos sa akin na makapagbigay kami ng kasiyahan sa Kanya. Ano ba ang kasiyahan ng Diyos? Ang maraming taong makakaalam kung sino siya. Yung willingness na gusto makipag-Bible study. Yun. Kaya nga sinabi ko sa mga sa past videos ko na tayong lahat magkakaroon lang ng unity kapag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Yung tayong lahat. Kahit na Zoom, okay lang yan. Kasi hindi naman tayo physically na magkasama eh. Yun lang yung gusto ko. Na mag-aral tayo sa salita ng Diyos together. Kasi si God ang pinapriority ko, hindi kayo. Kaya lahat gagawin ko para lang makapagbigay glory kay God. Kaya yung sa mga bata, papasalamat ako sa Diyos na yan. Na dahil binigyan niya ako ng blessing para mabahagian ko ng salita, ng kanyang salita ang mga bata. Yun ang dahilan. At matuto yung mga bata na kilalanin ang Diyos. So, ito, continue. Tingnan mo naman. Ang point niya, tiha, iba. Iba ang point niya. Ang point ko, hindi ko iniisip na para maging exist. Ang inano ko, na ginawa nilang hindi sinasabi sa akin kung nasaan na yung mga gamit. Nililihiman nila ako. Yun yung point ko. Ginagamit nila yung mga gamit ko para sa kanilang sarili. Ni walang pasabi. Yun yung point ko. Hindi yung hanggang ngayon buhay, hanggang ngayon okay pa kaya yun. Hindi yun yung point, Ate Josie. Yun yung sinasabi ko na wala kang wisdom. Kasi, wala. Kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos eh. Kung alam mo lang ang salita ng Diyos, sana magkaroon ka ng wisdom. Saan na yun? Ano tuloy? Walang sana, sinabi mo nakasagutan lang. Ito ha. Wala pang Yolanda. Ano ka ba naman? Hinahanap kay Yolanda. Wala pang Yolanda. Maugani. During that time, eh.
Wala ko sabi ngayon. Nasagutan na ito nabagsak. Nasagutan lang. Oh, sino nagbagsak? Ako? Sabi niya, huwag ka tumabagsak. Di ba? Huwag ka tumabagsak. So, sino nga naman nagbagsak? Ako? At saka, bakit nasaan? Ang ano ko lang doon, bakit wala? Di ba? Kung nasira, okay lang yun. Kung nasira dito sa bahay, okay lang yun eh. Kung nasirang ginamit, okay lang yun. Ang point ko doon, ginamit nilang garantiya para makautang sila. Yun yung naisip ko. Yun yung naisip ko. Kasi yun din yung ginagawa nila sa TV, sa washing machine. Lahat na ganun. Yun. Yun lang yung point ko doon. Hindi kung buhay pa o nawala o bagsak na. Hindi yun ang point doon. Ang point lang doon na pinahikinabangan nila ako noon. Tapos tinan mo naman ha. Hindi, ito ka. Naalala ko ikaw ha. Huwag mo lang isipin. Tumagat na talaga. Kung alam sana, sinabi mo noon pa, huwag sabi pang tumira. Sana noon pa, sinabi mo, huwag kayo umuwi ng Bantayan. Sana nandoon kami sa Manila. Nagsisisi noon ako umuwi at Bantayan. Ang kasintasin mo. Kaya tama na po. Oo nga, tama na nga. Naman yan na si Ate Josie. Nagdidepende siya sa decision ng buhay niya sa ibang tao. At uulitin ko ulit, hindi ako ang nagdesisyon na pumunta sila dito sa Bantayan. Binigyan ko lang sila ng pamasahe. Kasi nag-decide sila na, nag-isip sila na mas maganda na kaya doon sa Bantayan kasi wala masyadong gastusin. Tapos ngayon, ako ang biniblame niya. Ako na nga ang tumutulong sa kanila. Ako pa ang biniblame niya. Tingnan mo yung kapitid ng utak ni Ate Josie. Tapos ito naman si Patricia. Nagmamarunong. Si Patricia, nagmamarunong. Wala, nagmamarunong eh. Kaya kung marunong pa yan, nakapasa na sana yan. Nakailang take sila ng ano, hindi nakapasa. Paano sila nakapasa sa high school kung ganun? Hindi, I don't believe na ano. Kasi, Nag-aral ako ng Biblia ha. Ang Biblia is mahirap pa sa academic. Mahirap pa. Madali lang ang academic. Basta magtuon lang. Pero bakit laging bagsak? Nasaan yung kanilang observation or napag-aralan sa buong topic na kumbaga para bang pag nag-aral ka ng Biblia, dapat hindi lang yung chapter ang alam mo o yung chapter, dapat buong yung thesis mo, dapat lahat ng chapter meron kang topic sa thesis mo, na-conclude mo lahat. So ibig sabihin pinakabuod mo sa isang libro, dapat makagawa ka ng thesis na lahat ng point na nandoon sa libro nasa isip mo na. Ganun ang Biblia. Na kapag inaral ang Biblia from Genesis to Revelation, dapat alam mo yung buong pangyayari para kapag sinulat mo yung ano mo, yung kaalaman mo kung ano ang panukala ng Diyos from Genesis to Revelation, makukuha mo, matatouch mo lahat yung mga bawat chapter. Ganun ang pag-aaral. Pati yung, lalo, yung academic, madali lang kaya yung kasi meron na book na mismo eh, at nandoon na yung may mga reviewer pa eh. Pero sa Biblia, Biblia lang hawak mo, books lang yan. Tapos ang mga tanong, siyempre, dami-dami yan. Observation, yun ang ano doon, yung mga structural pa. Paano nyo inaral yung iyong ano? Academic and yung sa school ninyo. Teacher pa naman. Sana makapasa nga kayo. Makailang take kaya kayo bago makapasa. Anyway, sabi niyo online na kayo magaling, sa online na kayo mag-work. Sana nga mag-improve ang buhay niyo ng dyan sa trabaho kung ano man meron kayong pinagpaplano ngayon. Sana lang isinama ninyo ang Diyos. Pag ako, pag ang dami na siya ko, pag ako,
Padakoon. Sabi ni Tricia, padakoon daw, padakoon. Gamay lang daw. Sa akin, Patricia, hindi gamay itong sitwasyon na to. Okay? Ang ano lang dito, yung regarding dun sa remote, di ba? Yung sa remote. Kasi nga, para bang, hindi ko alam kung ano yung nasa isip niyo, okay? Umawak lang ako ng remote. Tapos, hindi ko naman talaga inilapag yung remote na walang plastic. Duh! Ako pa nga yung unang nagsasabi nung una ng yung mga TV ko dito, mga TV ko dito, na huwag tanggalin sa ano, sa plastic. Pero anong ginawa ninyo? Kayong naiwan dito, tinatanggal, di ba? Oh. Tapos ngayon, sa pagsasabihan nyo ako na alam ko na yun, na ano, sasabihin nyo, si Jaika lang naman, si Jaika, eh, si Idralin, pag bumababa ako, kung parang tagulilong na nawawala, during that time, hawak-hawak ko lang yung remote, aba, nakaabang, tinitingnan ako, Idralin, papunta ka pa lang, Android lang yung TV na nabili nyo, ang hawak ko sa Hong Kong Apple na TV yun. Marami pa kayong hindi. Oh, goodness. Hindi naman to sa pagmamayabang. Anong akala niyo sa akin? Hindi ito about sa pride. Huwag ka mga wala talaga kayong ano. Walang, kumbaga, hindi ko alam ha, kung anong naisip niyo sa akin during that time. Hinawakan ko lang yung Android na TV ni nanay. TV ni nanay ha, hindi inyo, okay? TV ni nanay. TV ni nanay. Nawakan ko lang yung remote. Nag-ano lang ako ng YouTube. Aka, para na kin tagulilong na. Hello? Ano daw? Edralin? Nagmamagaling ka. Meron ng Google o. Oh. Mag-research kayo para makapasa naman kayo sa ano nyo. Kasi useless yung picture nyo dyan na ano, yung graduate kayo. Graduate pero hindi naman teacher. And anong nyo dyan? Hindi kayo ano, hindi kayo nakapasa sa bar exam. So, yung toga, wala lang yan. Kasi wala kang karapatang magturo kasi hindi kayo lisensyado. Graduate lang kayo nang wala lang. Sinayangan nilang yung pera. Hindi nila pa kinabangan. Ano man lang kung meron kayong license kahit na hindi ninyo, pero may license man lang. Hindi nyo alam na magkakaroon kayo ng opportunity na ano. Tapos, sana nga, sabi nyo naman na, kahit na makailang take. Yan, nagmamarunong, no? Nakailang take ng bar na exam. Hindi ko kayo minamaliit. Nagsasalita ako na dahil sa mga ano ninyo, sa mga kinikilos nyo rin. Ito pag nasa Manila, kayo hindi mas kwanto ba na marami ka namang nabaan ng mga invited mo? Kaya ba ako sa future? Kaya ba ako sa future? Nahanap mo kayong candidate? Praise God! Ngayon, umpisan natin. Future ang pinag-uusapan. I pray na sabi ko nga laging sinasabi na sana magkabalay nga kayo, okay? Oo, oh, kayo mo mga good purpose nga palayan sa lagi kami. Tingnan mo ha. Maganda. Tingnan mo ha. Maganda nga na maganda nga yung prayer ko na makabalay. Pero ang sabi ni Patrice, kasi palayasin mo, ang plano mo kasi palayasin mo kami. Ano ba ang mas importante? Ang magkaroon kayo ng inyo? Bakit gusto mo, Patricia, na sabi mo palayasin? Ni hindi man yun yung ano ko, yung ni hindi ka sumasagi sa isip ko yan. Kayo ang nagkukonclude sa mga sinasabi ko na hindi man yun ang nasa isip ko. At saka, teka, kawalang
parang nonsense yung sinasabi mo na kasi palayasin mo kami. Mas maganda yung pangandoy ko sa inyo na makabahay kayo. Ano bang gusto niyo? Magpipigpig kayo dito? Di ba? Mas maganda nga na magkabahay kayo. Yun nga yung maganda eh. Yun nga yung maganda na magkabahay kayo. Alam niyo, kung yun ang maging dahilan na palalayasin na ang iniisip niyo, palalayasin kayo para lang magkabahay kayo, much better na ganun na nga ang isipin niyo, okay? Para lang kayo magkabahay. Isipin niyo yan. Sige. Isipin niyo yan, ha? Isipin niyo. Isipin niyo. Kasi galing sa isip niyo yan, eh. Isipin niyo na pinalalayas ko kayo. Okay? Isipin niyo. Kahit na hindi yan ang nasa isip ko, pero yan yung nasa isip niyo, sige, pagpatuloy niyo. Yan ang isipin niyo, ha? Isipin niyo. Yan yung isipin niyo na pinalalayas ko kamo kayo. Sige, isipin niyo yan. Tingnan natin na 5 years Patricia ha. Tingnan natin yung pagmamagaling mo. Bata ka pa, nagmamagaling ka na. Kala mo kaya mo lahat. Tingnan natin. Magpapapayat ka Patricia. Kasi maliit pa yung anak mo. Alam mo naman na kapag ano hindi magandang hindi healthy. Mag-exercise ka. Payo lang. My goodness, yan yung assumption nyo. Hindi yan hindi ko sabihin. Kita? Ay, hindi yan yung conclusion. Basta na lang. Basta na. Pero mapanggap. Sabi niya, tita? Tita? So, ibig sabihin, siya mismo ang nagkukonclude. Ayon sa mga sinasabi ko na mali yung kanilang mga pagkaantindi. Kasi yung pagsasabi ko, iba yung point ko. Iba naman yung kanilang mga nasa isip. Katulad lang yung sinasabi ko na yung sa piano. Tinan mo yung kanilang isip. Hindi naman yung ibig mong sabihin. Ang ipo-point out ko doon na nuuna pa man, nakikinabang na sila. Yun na yung mga ginagawa nila sa akin. Wala naman akong sinasabi na, kung ano kaya, buhay pa kaya yun ngayon. Hindi naman yun. Ano ba naman yan? Tinan mo yung mga ano nila. Tapos ngayon sasabi niya ate Josie, ano ako bobo? Ano ako ano? Hindi man siya bobo. Ang ano ko lang, yung isipan niya, hindi gumagana. Akala niya, sa yung conclusion niya doon sa sinabi ko, is pareho sa mga nasa isip ko. Dapat kapag hindi siya sigurado, magtanong siya, ano bang ibig mong sabihin nun, Janet? Ganun dapat. Kasi ako, pag tinatanong ko kayo, hindi kayo sumasagot pa ganyan. Pero pag ako at tinatanong nyo na ganyan, sinasagot ko para magkaroon ng linaw kung anong ibig sabihin nung sinabi ko. Nanay, di ko maiwan kinanay. Ay, hindi na kung saan ako na ginagawa na pala yung sundo mo. Tinagta mo. Tinagta sa Joby, agto ko. Sabi ni nanay, kung asa sila si Joby, agto ko. Ewan ko kung maalala ito ni nanay. Oo, si Ate Josie. Ate Josie, ilang beses ka nagreklamo tungkol kay nanay sa kanyang ugali dahil may edad na siya? Nga, isipin niya nga. Nasanay, bigla lang nawala yun nang dahil nagkaroon tayo ng sitwasyon na ganito? Na lagi nga kayong nag-aaway ni nanay. Nung bago ako dito, lagi nga kayo nag-aaway. Kala niyo, hindi ko alam. Nakikita ko kayo. Naririnig ko kayo. Tapos hindi na lang kayo nagkikibuan. Nasaan na yun? Gaano kahaba ang pasensya mo? Eh, alam mo na ganyan si nanay. Ano ang mga sinasabi mo sa akin, te, tungkol kay nanay? Na si nanay, hindi ano na ulam, yung mga ulam. Di ba, yung mga ulam? Si nanay, kapag hindi ano na, tapos, di ba? Paano mo mapagpapasensyaan si nanay? Ikaw ang mga, kung iba mo mga kapatid, nagpapadala ng tama para kay nanay, yung ulam niya, para ano niya. Eh, siyempre, ikaw, panganay at anak, ang karapatan mo, ang alagaan, kasi ikaw nandito, kasi hindi ka makapag-provide ng financial kay nanay. So, ang bahagi mo lang is yung pag-alaga kay nanay. Kasi, nabibiyayaan ka din naman ng grasya ng iba sa ibang mong kapatid eh.
Kasi nga alam namin na ikaw nag-aalaga kay nanay, ikaw nag-aalaga. Pero yung gagastusin ni nanay sa mga ano, meron si nanay. Nagbumibili din naman si nanay. Napapansin ko, isang taon na ako dito mahigit eh. Alam ko, hindi porkit nandito ako sa taas, hindi ko kayo naririnig sa baba. Huwag niyo akong gawin eng-eng or tanga. Nakarikot mo ba? Nandito pa si nanay. Nandito sana, nandito ako. Siyempre, pa, kasi simula pa noon, hindi ko nag-alala sa nanay. Okay. Sila nag-react. Ang sabi kagad ni nanay, ang sabi kagad natin Jose, habang nandito si nanay, 'di ba? Habang nandito si nanay. So, nag-ano kagad sila ng 5 years. Na malinaw man yung pagkarinig ko na 1 year. Bigyan mo kami ng 1 year. Si Idralin, bigyan mo ng 1 year. 'Yun ang sabi niya. Hindi ako magtumutumo kung hindi ko narinig 'yun. Kung magtumutumo ako, anong mapapala ako? Kawalan lang ako ng ano, ng respeto sa Diyos, nagtumutumo ko. Lahat ng mga sinasabi ko, tama yung ano ko, yung pangdinig ko. Tama 'yun. Kung kaya nga ang sabi ko, anyway, i-ano ko na lang. Ipapakinggan ko na lang. Ipapakinig ko na lang sa inyo. Sir, what is so this mga one year. Tapos si Patricia daw, nandyan daw siya, mag-usap kami. Nandyan siya, pero umalis kaya siya. Ang natira na lang doon, ako at saka si Idralin. Kasi si Ate Josie nandun sa may bandang papasok doon sa tindahan nila. Or nandun ata siya sa kusina, doon sa may lutuan. Kay ang gibuhat na ako kay Idralin, 1 year. Ang sabi na ako, kay ano man ako doon, nag-response ako doon sa sinasabi ni Idralin na kasi daw, hindi daw, kasi nga si Luis, pag muunta ng bahay, hindi na nga siya nagpaalam sa akin, or si Idralin man lang, sabi sa akin, okay ba silang nandyan sa kwartong dalawa, nasarado ang pinto, okay? Kung walang kayo ginawa, di wala. Ang ano ko lang doon, okay ba sa akin na nandyan yung boyfriend mo? Hindi pa nga kayo mag-asawa? Ang inano ko doon kay Idralin, nasabi ko, kasi ang sabi ni Idralin, hindi daw ako tumitingin sa mata ng eye contact daw kay Luis. So, ano yun? Kailangan ko bang pagbaba ko
mag-ano muna ako kay Luis na ano? Kung meron siyang bibig, may tinga naman ako. E nilingunin ko siya, oh, magandang ano. Pero wala akong narinig. So, bago pa lang pala si Luis mag-ano, yung kanyang boyfriend. Edolin, yung boyfriend mo. Kung ano pala. Kailangan ko muna siyang tingnan na sa mata bago siya magsabi na good morning te. Ganun? Ano yun? Hindi ko maintindihan. So yun yung inano ko kay Edrelin noon. Tiningnan ko yung mata niya. Sabi ko, anong gusto mo? Ganunin ko muna si ano, si Luis. Ano? Ano Luis? Ganyan. Tapos saka magsabi siya, good morning te. Ganyan. Ginanong ko si Edrelin. Anong gaganunin ko muna si Luis? Nang titingnan ko muna siya. Yun, doon, wala si Patricia doon. Noon na lang nagsabi na bigyan, si Ate Jose na bigyan ng 1 year. Kasi, ano, bigyan lang kami ng 1 year. No? Patricia, pataka ka lang ha. Nagmamarunong ka talaga. Hindi po kit sabi mo 5 years, yun yung nandyan. Tandaan mo, hindi mo ako nakita ang ginawa ko kay Adrelyn. Ngayon mo lang nalaman kasi inano ko na. Si mama mo lang nando doon. Ngayon wala ka. Kasi pumunta ka sa tindahan kasi merong customer. Kaya huwag kang ganyan. Huwag mo sabihin na nandito si mama mo, ano, tas may mga kumakain doon. Wala ka doon. Wala ka doon sa ano sa location namin ni mama sa kay mo igsuon. Wala ka nung nag-usap ko yung nagtunggali na kami ni Edralyn. Yung hinarap ko na talaga siya. Wala ka sa kusina. Okay? Kaya huwag kang magmamarunong. Yung sinasabi mong 5 years, wala ako. Hanggang bibig mo lang yun eh. Para lang maka, ano, para lang to win the argument. Pero hindi naman talaga yung totoo. Kaya nga, every time na pumupunta ka dyan, nire-record ko yung mga boses niyo kahit na okay lang tayo. Nakarecord dyan. Kasi mahirap, kasi wala akong tiwala sa inyo eh. Ang hirap po magtiwala ng tao. Simula pa noon. Kaya, ina-apply ko yan sa aking pamilya ngayon dahil sa ginagawa niyo sa akin. Hindi ko dapat ito gagawin sa inyo, yung i-record ko kayo kahit na anong mga sinasabi, kahit na nagtuwaan, nagsasiyahan tayo, kahit na kumakain lang tayo dyan. May record dyan. Sabi ni Patricia, kahit tinuod man 1 year, sinabi ni Mama, Ate Josie, alam mo yan na wala kang sinasabing 5 years. Okay? Wala kang sinasabing 5 years. Ngayon nyo lang sinasabi na 5 years. So, ngayon, tatanggapin ko yung sinasabi ninyong 5 years na sana nga magkabahay na kayo para makalipat na kayo. Hindi ibig sabihin na pinalalayas ko kayo, ha? Maganda nga yung makabahay na ang isa sa mga anak mo para doon na kayo manirahan sama-sama. Di ba masaya yun? So, walang problema doon. Dapat matuwa pa nga ikaw, ate. Kasi may anak ka ng merong bahay. So, huwag niyo sabihin na pinalalayas ko kayo. Ito lang, prayer ko lang sa inyo na 5 years na yan, meron na kayong bahay. Para tingnan natin yung sinasabi. Kaya sabi ko, kakainin, sana nga hindi kakainin ni Patricia yung pinagpipilit yung 5 years, ha? Yun ang pandinig niyo, pero ang pandinig ko 1 year. Narinig ninyo ang sabi ko, 5 years kasi aalis naman ako. Tapos ang sabi ni Ate Jose, sige isara mo diha, tanawa ra gud na. Mao ba na ang utak na kasama ang Diyos sa buhay nila? Ulitin ko ha. Mayroon kayo pati na 5 years ngayon. O sige, 5 years nandito kayo sa bahay, ha?
Nandito kayo sa bahay ko, ha? Alagaan niyo si nanay kasi kung aalis man ako, may awa ang Diyos. Yung sana mo lahat niya. Sabi natin siya, ulitin ko ulit para makasigurado kayo, ha? Para yung mga following na mga statement, tingnan natin. Tingnan mo yung mga walang takot sa Diyos. Basta-basta lang magsalita. Ako, hindi ako basta-basta magbitaw ng salita kasi may takot ako sa Diyos. So, yung mga sinasabi ko, pinag-iisipan ko yan kung ano ang dapat gawin, kung ano dapat ipapaliwanag sa inyo para maintindihan niyo ako. Pero hindi ninyo ako naiintindihan. Sige, 5 years nandito kayo sa bahay, ha? Nandito kayo sa bahay ko, ha? Alagaan niyo si nanay kasi kung aalis man ako, may awa ang Diyos. Yung sana mo lahat niya. Ipagbilin ko lang, bilang man lang nakatira kayo dito sa bahay, ha? Pakilinis mo yung taas. Oh, tinan mo, hindi ko siya pinansin, ha? Hindi ko pinansin yung sinasabi ni Ate Josie. Pero in the future, Ate Josie, sana lang dito natin malaman kung sino ang kakampi ng Diyos. Ibig sabihin, kanino si God kikilos sa buhay natin. Kung alam niyo na kayo, magrepent na kayo, humingi kayo ng patawad, ate, at magsimula na kayo na magkaroon ng personal relationship kay Jesus, kasi si Jesus ang magpapaliwanag sa tungkol sa Ama, eh. Para may mukha kang ihaharap sa Diyos Ama. Kasi ang sinasabi doon sa Biblia, kapag kaharap mo na daw ang anak, pagkaharap mo na daw ang Diyos, sasabihin ng Diyos na, welcome my faithful servant. Yun ba ang marinig mo, ate? Yun ba bang marinig kapag kaharap mo na si God? Kapag wala ka na rito sa lupa? Yan bang marinig mo? Welcome, my faithful servant. Ano ang ginawa mo para sa Diyos? Wala. Diba? So, hindi pa huli ang panahon. Gumawa ka na ng naaayon sa Kanya. Magbasa ka ng Biblia. Dahil alam mo naman paano magbasa ng Biblia. Alam mo paano umintindi. Diba? Kaso lang, hininto mo yung pagbabasa natin, eh. Tandaan mo, ate, yung karakter ko sa'yo noong una na nagbabasa pa tayo ng Biblia. Di ba okay tayo? Nung matapos na tayo ng devotion, nagbabasa na tayo ng Biblia. Nagbabasa na nga lang tayo noon, eh. Hindi ka nga lang nagsusulat, eh. Samantalang kapag nag-aaral ng Biblia, dapat may observation, may limang instructor yan kung ito bang passage ito, eh, patungkol ba to sa Israelites o patungkol sa atin o patungkol sa mga Gentiles, yung mga ganun. Hindi mo nga yun gagawin, eh. Ang gagawin mo nga lang, intindihin mo lang yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, pero ayaw mo pa. Kasi sabi mo, marunong kang magbasa ng Biblia. Yan ba yun? Yan ba yung nagbabasa ng Biblia kung ganyan ang salita mo? Diba? Hindi na kami mukhang da kita. Hindi kami mukhang. Dahil na lang ang pangpalimpyo sa ibaw. Hindi na kami mukhang. Kasi ito mo matulog. Kasi mo matulog. Ang mga ganyan ako. Sana. Wala na akong sasabihin. Tingnan natin yung mga salita nila kung may katotohanan ba to in the future. Kasi ang katotohanan darating in the future, eh. Hindi naman nauuna ang katotohanan, eh, di ba? Kailangan ang katotohanan, kailangan maihayag ang katotohanan. Tingnan natin kung ang katotohanan ba, mahayag ba sa kanila ang katotohanan. Ayon sa kanila mga sinasabi. Lalo na si Patricia. Nagmamagaling. Tingnan natin. Lord, sana alam niyo na kayo ng mga sinasabi. Alam namin ang sinasabi. Alam niyo nga, pero sabi ko, Lord, sana nga alam niyo. Magpagawa kayo ng ano dito ng kwarto, di ba? Sabi niyo. No? Magpagawa kayo ng kwarto.
Ate Josie, ang ginagawa ni Adrian masakit, pero yung ginawa ni Adrian mali sa mata ng Diyos. Okay? Mali sa mata ng Diyos. Dahil hindi pa sila mag-asawa, nandito na siya sa loob ng pamamahay ko at wala pang galang. Walang galang ang boyfriend ni Adrian. Okay? Walang galang. Walang galang. Dahil kung may galang yan, noong kumakain pa tayo dito, nakasama siya, dapat nag-open up siya eh. Dapat sabihin niya, ate, okay lang ba sa'yo na pumupunta ako dito kasi ano, panang may ginagawa akong ano, yung mga photoshoots, ganon, kung ano man yung mga ginagawa niya. Wala. Bakit? Wala siyang sinasabi ng ganon. Inag-antay ako during that time. Kung ano ang sasabihin niya. Tungkol ka Adrian, tungkol sa plan. Wala. Anong klaseng lalaki yan? Hindi ganon ang tamang lalaki. Walang sasabihin sa miyembro ng pamilya na ngayon lang nakita. At meron ba siyang sinasabi? Noong dumating ba sila si Gemma, may sinasabi ba din siya na ate or tita, ano sana okay lang sa inyo si Adrian, okay lang ako sa inyo para ka Adrian. Wala. Eh, membro niyo, ano, kapatid siya ng nanay ni Adrian eh. Sila si Gemma. Ano ang sinasabi niya? Wala. Sigurado akong wala. Kung mali man, sorry, pero man dapat maging honest. Meron o wala, basang ano, sinabi. Pero para sa akin talaga, wala siyang sinasabi. Wala man lang sinasabi. Kasi nga, nakailang kain na kami naka-together in one table eh. Yung dyan sa Diego's, nandito sila si Gemma. Wala pa rin. Hindi siya nagsasalita. Anong klaseng lalaki yan? Hindi ganun. Tapos sabihin niyo, Kristiyano siya. Eh, hindi ganun ang isang Kristiyano. Dapat may respeto. May respeto ba yung ganyan? Kristiyano ba yung ganyan? Hindi ako nakakakita ng Kristiyano na ganyan, na hindi nagsasalita sa ano, na boyfriend siya ng anak ng kapatid. Sa akin, di ba? Oo nga. Ang ginagawa niyo sa akin, hindi masakit. Yung lahat na lang ng hirap ko, hindi niyo ina-appreciate. Masakit yun. Dahil ako ang nagtsaga. Ako ang naghirap. Pero wala akong halaga sa inyo. Yun. Masakit na masakit yun. Yung hindi ka pahalaga na pinahalagahan mo sila, pinasilong mo sila. Kumikita pa nga sila sa mga taong nagpupunta dito na kumikita pa nga kayo eh. May sinabi pa kayo sa akin? Wala.
Akala niyo wala akong alam? Kumikita ka na. Ang laki na ng pakinabang ng bahay ko sa inyo. Masakit sa akin yun. Dahil ako ang may-ari ng bahay, ako ang nagtayo, ako ang naghirap, wala kayong sinasabi sa akin regarding kung ano ang mga pangyayari dito sa bahay. Kahit mga tao na tumutuloy dito, hindi niyo sinasabi sa akin. Yung bisita ni Emily, sinasabi niyo ba sa akin? Hindi. Kasi sa isipin niyo, hindi ako may-ari ng bahay. Nakailan kayong bisita dito nang hindi ko alam? Di ba? Masakit sa akin yan. Hindi nakikinig sa ano nila. Ate, hindi nakikinig sa ano nyo? Imali. Paano na po ako makikinig sa inyo? Na kapag nasasabi ako, sinasabi niyo na 5 taon na lang kami dito. Anong katotohanan ang galing sa inyo? Na dapat ay pakinggan at paniwalaan ko. Ate Josie, ano ang katotohanan na sinabi niyo sa akin? Ha, ano ang katotohanan? Kasi sabi mo kasi hindi ka rin, hindi naman kasi ikaw nakikinig sa amin. Ano ang kailangan kong pakinggan sa inyo at paniwalaan? Ano? Iwan ko kung sinabi mo ba, ha? Sinasabi ninyo, kasi puro katama. Sabi mo, kasi puro katama. Eh, di, ihayag mo yung tama ng ayon sa'yo, ate. Tapos tingnan natin kung ang conclusion ba eh, tama. Anong posible, ha? Anong posible niyo sabihin sa akin na kayo ang tama? Regarding sa lupa. 'Di ba? Regarding sa lupa. Na ano, na tumawag ka. Inaccept ko naman din, ha? Sabi ko tumawag ka. At anong sabi ko? Ipagdasal ko sa Diyos. Eh anong sinasabi mo? Nag-decision ka na kaagad kasi akala mo pag nagsinasabi kong ipagdasal sa Diyos, eh wala akong gagawin. Tandaan mo yun, te, may trabaho ako. Mabuti sana kung nagsalita ako ng gano'n na, sige na lang, te, kasi wala naman ako magagawa kasi wala akong trabaho. Kaso may trabaho ako, te. So, anong tama? Na ikaw ang tama. So, ako nga talaga ang tama. Kasi wala kayong tama. Nag-desisyon kayo, kayo lang. Tama ba yun? Ano ang papakinggan ko sa inyo? Ano ang papakinggan ko sa inyo na tama para sa akin? Kahit na hindi lang sa akin, kahit na sa sitwasyon. Ano ang sitwasyon na tama sa mga naging desisyon nyo? Ano ang tama sa naging desisyon nyo? Sabi niyo sa akin, ano ang tama? Wala kayong hinihayag eh, kasi meron kayong nasa isipan, nasa ilalim na hindi nyo masasabi sa akin na nag-after kayo dito sa location ko. Okay, ulitin ko, ha? Na nag-after kayo sa location ko, dito, sa location ng bahay ko. Kasi, alam mo, kung God willing, okay? God willing, wag mo i-conclude na eh kung hindi i-willing ni God. Hindi. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko nga. Hindi alam ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Kaya ang sabi ko, kung willing ang Diyos, matutupad. Kung hindi willing ang Diyos, ibig sabihin, hindi yun para sa'yo. So, ito ang ano ko. Ito ang ano ko na ang sabi ko, ano ba yung sabi ko ito? Yung tama. Okay? Ano ang tama sa decision na sa nangyari sa lupa? Ano ang tama? Na aayon ako. Tama ba? Na mag-decision kayo na kayo-tayo lang? Ni maski ate, hindi mo man lang nasabi na ano kaya, Jim?
Emily, kausapin niyo kayong si Ate Janet ninyo. Ikaw din, hindi mo nasabi sa kanila. Bakit kaya? Kasi meron kayong ina-after dito nang dahil inisip ninyo na ang bahay na to gawin kong church. At inisip ninyo, saan na lang kaya kayo? Yun ang totoo para sa akin na yun yung nasa isip nyo. Iniisip ninyo na saan na kaya kayo pupunta kung gawin ko na tong chapel. Hindi niyo alam ang hindi niyo alam ang plano ng Diyos. Tapos ganyan na kaagad kayo nagdesisyon, ganyan kayo. Hindi niyo na ako isinama kasi nga naisip niyo na papatalsikin ko kayo dito. Inuunahan ninyo ako at inuunahan ninyo kung anong plano ng Diyos sa akin at lalo na dito sa bahay. Inuunahan ninyo. Tingnan natin kung ano yung maging buhay ninyo. Sana lang mag-repent kayo. Humingi kayo ng kapatawaran sa Diyos. At mamuhay ng ayon sa Diyos. Na dapat ang salita ng Diyos ilaging nagmumutawi sa puso't isipan mo. Sa bibig mo. Pag, sa mga anak mo. Mag-pray together kayo. Magbasa ng Bible. Mas maganda magbasa ng Bible. Kayong mag-iina. Isama na si Jaika. Magbasa kayo ng Bible. Para kahit papano, magkaroon man lang kayo ng wisdom galing sa Diyos. Hindi yung wisdom mo na panlupa. Ito na lang. Sumasakit. Oh my goodness, Lord! Lord! Oh my goodness, Lord! Ate, isa akong Kristiyano at never sa buhay ko na gaganyan ako sa tao. Yung sinasabi mo, ano ba sinabi mo? Ito naman. Sinasabi ng mga sinasabi ninyo. Kasi po, magkatama kayo. Magkatap na ano. Ito na lang. Sumasakit. Oh my goodness, Lord! Ito naman, ang lino ng sinabi ko, ate naman. Ha? Hindi na ako binibigyan ng tunog sa mga sinasabi namin. Mali kasi ng mga sinasabi ninyo. Kasi ka magkatama kayo. Yeah. Magkatap na ano. Ito na lang. Sumasakit. Ang sabi ko, o sige, ganito na lang. Ano ang response ni Jocelyn? Huwag mo akong i-ano ha. Tinan mo, maski man ng salitang ganin, hindi ko nga masabi. Tapos gaganin lang, tapos sasabihin ko sa kanya. Tingnan nyo lang, ha? Hindi niyo ako binibigyan ng tunay sa mga... Sa totoo lang, kinakapos na ako ng hininga nito. Siguro, tumaas yung dugo ko dito. Kaya naglaylo ako. Nag-ano na lang ako, yung papasok-paso na lang ako. Ewan kung napapansin nila. Napansin niyo, Ate Jose, napapasok-paso na lang ako. Kasi nga, nag-ano ako noon, tumaas at ang dugo ko doon. Saka sumakit ang ulo ko. So I praise God na naging okay ako. Ano yun eh? Ni-research ko, ano yun? Depression. Depressed na depressed ako sa inyo, Ate Josie. Ano man lang ate na ikonsidera nyo naman na matagal ko na kayong tinutulungan. Never nyo naisip yan. Na never ninyong pinasasalamatan si Janet na imuigsuon sa nangyari sa buhay ninyo. Kasi, naisip ko talaga, nag-after kasi kayo sa location ko, Ate Josie. Kaya nagsusumikap ka. Pinipilit mong isuportahan si Emily o si Nanay. Pinipilit lang suportahan si Emily para hindi ko magawa yung gusto kong gawin dito sa location ko. Ayaw ipatransfer ni Nanay sa pangalan ko yung lupa kahit na ibigay ko sa kanya ang pera unless kung magharap-harap na. I'm not sure kung magkaharap-harap nga kasi nga nandito ako, alam niyo naman na nag-aantay ako ng visa. Kailan sila uuwi? Diba? So magkasalisi na lang ulit kami. Pero I pray, nawa, maabutan nila ako rito. Okay?
isa lang maging conclude, isa lang ang maging ano ko, ilipat sa pangalan ko ang lupa. Nay, ha? Para hindi magkakandagulo ang anak mo. Pray niyo lang na ako ang mauna sa inyo. Kasi gulo ito. Dahil iniisip ko, ang hirap ko dito sa bahay, hindi pa ako nakabawi. Okay? Dapat mabawi ko. So, kung mabawi, kung gusto niyong bilhin, ito na lang. Kung gusto niyong bilhin ni Emily, ang bahay, yun lang naman eh. Bilhin ninyo ang bahay. Okay? Bilhin niyo siya ng 5 million. Okay? 5 million. Bilhin niyo ang bahay ko ng 5 million para sa inyo na to. Mabilhin niyo na eh. Ilipat ko pa agad sa pangalan ni Nino, Tati Josie. Yan. 5 years, di ba? Yan. Bilhin niyo ng ano, bayaran niyo ako ng 5 million. Tapos ilipat ko na kaagad ang ano, ilipat ko na kaagad ang titulo ng bahay ko sa inyo. Pag meron kayong 5 million. Ayun, masabi rin namin. Mali kasi ng mga sinasabi rin yun. Kasi kung katama, kasi yeah. Na ano. Hey, kami ito na lang. Masakit. Masakit. Oh my goodness, no? Ate? I-ano ko ito sa messenger? Hindi niyo ko. Wala. Hindi niyo ko pinisigan ito na sa mga sinasabi rin namin. Mali kasi ng mga sinasabi rin yun. Kasi kung katama, kasi yeah. Na ano. Na ano. Tumatakit. Oh my goodness, Lord! Lord! Oh my God! Dito sumakit yung ulo ko kasi nga hindi ko lubos maisip sa isipan ko bakit yun nasabi ni Ate Josie. Hindi ko lubos maisip. So, ngayon 7 minutes pa lang pero ang haba na ng video ko. So, I'm sorry kung nasabi ko na ano na isa na last video na ang susunod, parang hahaba pa eh. So ngayon dito na lang mas inano ko na dito muna ako magano na dito diyan muna, hanggang diyan lang muna yung record, tatapusin ko yun. So ang video sa susunod, hanggang sa matapos ang recordings at ang interaction ko doon sa ano na hindi nila naintindihan, na hindi ninyo naintindihan pala. So, yun lang sa ngayon at Patricia, tandaan mo yung sinasabi mo ha. 5 years, dapat magkabahay ka. Ha? Dapat magkabahay ka. Kasi ikaw yung nagmamagaling eh. Okay? So, yun. Basta, pray ko. Nandun pa yung prayer ko na sana isa sa mga anak natin, Josie, magkabahay. Para lumipat na kayo doon. Or, bilhin niyo itong bahay ko ng 5 million kung ina-after niyo yung location ninyo. Okay? Para sa inyo na ito. Pray ko lang talaga na sana pag nagsalita kayo next time, dapat alam niyo yung sinasabi niyo kasi hindi niyo alam mga sinasabi niyo. Salita lang yun. Salita nyo lang yun kasi galit kayo. So, salita yun. Ha? Salita yun na pinaninindigan ninyo. Okay? So, tingnan natin after 5 years. Okay? 5 years. See you in 5 years sa mga, sa decision. Okay?